Siya nga pala, pag-usapan pala natin yung katanungan ng isa nating kababayan. May concern siya about sa kanyang status as an applicant kasi selected na siya, but ang kanyang concern is nabakante siya. Ngayon, yan ang bibigyang linaw ko mga kababayan na para sa kapakanan ng lahat. Ano ba ang kahalagahan ng experience na walang gap? Okay? At ano ba ang disadvantage kapag ang experience mo ay may gap mga kababayan? Yan ang bibigyang linaw ko sa video na ito mga kababayan. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please do consider subscribing para lagi kayong updated sa mga videos and updates na aking ina-upload and especially knowledge mga kababayan na. So, bago natin umpisahan, isang intro muna tayo mga Kaldi Boy. Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy. Isang Pilipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili. I-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. That's my name. Okay mga Wildy boy, basahin ko lang to guys ha. Galing kay Bautista A. Gideon Roy. Sir Wildy, okay lang po ba na walang trabaho pero 4 years experience as butcher or need pa rin mag-work? Kasi client ng agency ko nag-back out, nawalan po ako ng trabaho. May karugtong yan guys. Dagdag ko rin po, end na ako sa dati kong agency. May tas June, bakante ako pero July may trabaho ulit ako bilang TL. Kaso ang malaking problema din po, excuse me, pag-check ko sa SSS ko, hindi nahulugan ang agency namin. Magiging malaking problema ko po ba ito? Just to clarify lang guys ha, yung nagtatanong na to guys, bali, isa siya sa mga na-select na lucky candidates bound to Ontario, Canada, nag-apply siya sa Magsaysay Global Now. Ito yung pag-uusapan natin mga Kaldi Boy ha, para sa kapakanan ng lahat. Ino-concern niya kung okay lang ba na nabakante siya ng ilang mga buwan sa kanyang previous job. Ngayon, makaka-apekto ba ito sa kanyang pag-a-apply? Makakaalis ba siya papuntang Canada? Magiging hadlang ba ito? Ano ang epekto nito in the future? Yan ang pag-uusapan natin guys sa video na ito. So kung bago pa lang kayo sa akin channel guys ha, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, iniklik nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos, updates, knowledge guys na aking ina-upload. Okay? And disclaimer ko lang pala guys ha, lahat ng mga binabanggit ko dito is based in my experience, okay? And mostly related to sa Cargill meat plant guys ha. Okay mga kababayan, mga Kaldi Boy, sagutin ko na yung katanungan ng ating kababayan ha. And para sa kaalaman ng lahat, ang kahalagahan po ng 3 years experience without a gap is ganito. Once kayo ay nag-apply ng permanent residency dito sa bansang Canada, Ontario man o sa Alberta, hindi kayo magkakaroon ng problema guys ha. Or hindi kayo magkakaroon ng chance na ma-decline kasi kapag nakita ng mga officers na walang gap, ibig sabihin, continuous yung trabaho nyo, okay? Wala silang dapat na maging concern dyan. Ngayon, on the other hand, kapag may nakita silang gap, kahit isang buwan lang, questionable para sa kanila. Kinakailangan merong explanation. Okay? Just in case lang, nagkaroon ka ng gap sa agency na pinapasukan mo or company mo. Ba't ikaw ay active ha? Bakit meron kang gap na isang buwan? Kailangan may explanation. Ngayon, ang ginagawa ng mga officers, nag-i-email sila or tumatawag sila sa mga previous agency mo or previous company. Katulad nga na nabanggit ko sa aking previous na mga video ha. Make sure lahat ng mga agency nyo or lahat ng mga contact numbers ng agency or ng employer nyo before sa Pilipinas, reachable yan ha. Contact numbers nila sa opisina, fax ba yan, email address, kinakailangan nare-reach out yan guys kasi may background checking guys at tandaan nyo mabuti. May background checking once na kayo ay nag-apply as a permanent resident dito sa bansang Canada. Okay? Ngayon, yan ang downside. Kapag may gap ka, there's a big possibility na ma-decline ka kung sakasakaling hindi maagapan, okay? At
hindi mo makonvince yung officer na mag-handle ng mga papers mo. There's a big possibility na i-reject ka nila. Ngayon, para sa akin, ito ang solution dyan. Habang nasa Pilipinas ka pa lang, gawan mo na ng explanation bakit ka nagkaroon ng gap. Okay? For some reasons, nabakante ka, pandemic ba ang dahilan, kaya ka naging unemployed, or just in case nagkasakit, gawan mo ng paraan, gawan mo ng valid reason, and then ipanotaryo mo. Okay? Wala akong nakikita ng ibang way, kundi yun ang gawin mo. Kasi, nabakante ka eh. Ngayon, dadalhin mo yung document na yan dito sa Canada. Pagdating ng time na ikaw ay mag-apply na as a permanent resident, i-attach mo yan sa iyong COE. Kasi lahat ng mga COE mo, bilang butcher lang mga kabayan na, take note ha, lahat ng mga COE nyo as a butcher, tinitignan yan ng employer. Okay? Ngayon, ito pa ang isa. Kaya nga sinasabi ng agency, 3 years experience without a gap ha. Dahil, chine-check ng employer or ng mga officers yung iyong work experience once na kayo ay nagpasa na ng application for permanent residency. Titignan nila 36 months backwards or sorry 24 months backwards, kailangan walang gap yan kasama yung employer nyo, current employer nyo. For example, Cargill, nakaisang taon ako sa Cargill, 12 months and then backwards. For example, ang Monterrey ka ng isang taon plus 12 months, 24 na, walang gap. And then for example, or in Rubina ka, 12 months again, walang gap. Wala yung issue mga kababayan, na wala yung issue, okay? But just in case lang merong gap, doon pumapasok yung kumbaga concerns eh. Kasi questionable sa kanila yan. So yun ang ano ko sa iyo, payo ko sa iyo, gumawa ka ng explanation, ipanotaryo mo, okay? But the good thing naman, kapag nandito ka na sa Canada, marami ka naman pwedeng lapitan just in case lang merong mga issues and concerns ng mga ganyan. Meron tayong mga immigration consultant. Yun nga lang, kailangan ng pera. But meron din naman tayong mga Filipino community na andang tumulong. Dito sa amin sa Alberta, sa planta, meron kami tumutulong sila mga kabayan na kahit anong issues and concerns ang iyong ilalapit. So yun, sana kahit na paano naunawaan mo yung paliwanag ko. 3 years experience without a gap, tandaan nyo, lahat ng mga kababayan ko nag-apply sa Cargill Meat Solutions sa agency na magsisay global, as much as possible, walang gap. Kasi, pagdating ng time na mag-apply kayo as a permanent resident, as much as possible, hindi kayo magkakaroon ng, ayoko magkaroon kayo ng issue, okay? Kasi, nangyari na yan dito sa amin, sa High River guys, ha? Maraming na-decline, gawa ng may mga gap sa experience, okay? So yan, tandaan nyo mabuti ha. Yan ang kahalagahan ng 3 years experience without a gap. Hindi kayo magkakaroon ng problema in the future once na nag-apply kayo as a permanent resident. Okay? So pag nagkaroon naman ng gap, gawan nyo agad ng mga explanation. Valid reasons guys ha. Ang sa ganun in the future, meron kayong may ipakitang mga document or mga reasons kung bakit nangyari yun. Alright? So yan. Ayop kayo paano naunawaan nyo yung sagot ko mga kabayan ha. Siya nga pala. Gusto ko palang i-shoutout yung dati kong katrabaho sa Pure Gold Giginto, si Alary Framo, and sa kanyang family, and sa kanyang mga co-workers sa ngayon, and yung mga co-workers niya before. Ito pala yung mga pictures nila mga kabayan. Shoutout sa inyo lahat. God bless mga Wildboy.